I-acknowledge ko lang din po ang ating secretary, si Ma'am Malu Bulgar, at saka ang mga presidente po sa seniors, si Ma'am Roselinda Gregorion, Ma'am Elena Maturan, Ma'am Juan Mamubat, Sir Nieves Luberanes, si Ma'am Vivian Humaoas, Sir Miguel Moneda, Ma'am Virginia D, and Sir Pedro Abad Jr., Ma'am Buntag, o sa tanan, Ma'am Buntag, kanyang tanan. Kapaluman ko na si Tito Willie kanina nag-storya na sa mga programa sa PBA Party List, no? Kumanda, no? Nakumbinsi ba kayo ni Tito Willie? Nakumbinsi kayo? Kinahan lang na ako mag-face shield o mag-mask kahit IATF rules, nagsugod naman ang kampanya sa national, kinahanglan ko mag-face mask o mag-field, so kailangan natin magsunod sa mando sa aking balaod. So, kasi luna ko na, sorry, na hindi nyo makita ang mukha ko, pero makita naman sa posters. Ngayon ba dahil paila-ila lang kung anong gusto ko magpapili isa ka congresswoman para sa PBA Party List. Anak ko kay Congress Speaker Boy Nograles. So magulang na po si Congressman Popo Nograles. Hindi po ako ang asawa niya. Dalaga pa po ako. Single pa po ako. Nagpapakita pa po ulit ako. Wala pa po akong forever. Nga naman wala pa, kahit gusto ko manirbisyo sa mga taong taga-Davao. Lalo na sa mga taong taga-Davao, lalo na sa mga ating mahal na mahal na senior citizens. Sa PBA Party List, nag-handmade programa para sa mga senior citizens, may medical assistance, financial assistance, burial assistance, dialysis assistance, and may mga konkretong ebidensya na po ng mga multi-purpose buildings, mga dalang, o ang nadugang pa na servisyo sa PBA Party List kay ako man, isip abogada, dunay libreng legal assistance. Lisod, magpangita abogado ng lahat ng libre. Tama po? Mas lisod, padyod, magpangita abogado ng guwapa. No? Pero maila ko sa akong background, na naman, ako di ayaw magpapili sa inyo o makumbinsi kayo na ako ang piliin nyo. Kabalo ko na nai party list na senior citizen party list. Tama? Siyempre, ang pinakaunang iisipin sa mga seniors is senior citizen party list. Apan, dunay opisina po ba ang senior citizen party list dito sa Davao? Meron po ba? Wala. Wala. Wala silang opisina. Apan, ang PBA party list dunay opisina handa mag-servisyo para sa inyo. Ang akong pangutana, ilan po ba ang pwedeng piliin na party list? Isa lang po. Nga no? Kaya kung duha, tulo, upat, lima ang ibutang nato sa balota, ma-imbalido na. So kung ma-imbalido na, sayang kaayo ang boto. Noong may aming eleksyon na makuha ni... Noong 2016 na nagsugod ang PBA Party List, nakakuha ni 700,000 votes gikan sa tibuok Pilipinas. Duha ang nakalingkod ng congressman. Duha ang budget, taghan at tabangan ng tao, lalong lalo na po sa mga senior citizens. Noong mialing eleksyon 2019, natunga ang among boto. More than half, 300,000 na lang ang nakuha sa PBA party list. Kahit daghan ka ay mga laing party list na buhag putar, nagpakita ng eleksyon, pagkahuman sa eleksyon, nawala. Apan ang PBA party list, dunay opisina. Kung usa lang ang pwedeng piliin, okay lang, mahanyo ko sa inyong suporta. Nadiri na lang ta sa atoa, kay taga-Davao. Nay opisina, mag-uulan. Tama po? Tama po? Kay ang promise ko sa inyo, ako, kabalo ko, na daghan kinahanglan naman na balaod para sa mga senior citizens, daghan mga loopholes sa atong batas. Nag-aral ko pag-aabogado
and Masters of Business Administration, kabalo ko sa mga businesses o sa mga abogada, nahimo ko valedictorian sa akong class. Gitutuan ko talaga ang pag-aral sa atong mga balaod para ma-ensure natin na maganda ang ating magiging legislation kung kumon mapalingkod niyo ako. Ayusin po natin, lagyan natin ng opisina ang mga senior citizens lalo na sa PJ Partnership in partnership with the yung bagong ginahimong senior citizens ng grupo. Lagyan po natin ng opisina dito para mas maduulan niyo. Pero pinahanan na